Okay, sigurado nangyari na to sa'yo before. May parating na swell na sobrang laki. The next day, bimahay ka papunta na ng beach. Tapos, pagkadating mo doon, na-realize mo, wala ka palang wax. Nanghingi ka na lang ng wax friends mo. Promise mo sa kanila, bibili ka na ng wax. Ikaw na ang bahala next time. Yung next time, nangyari na. May parating na naman na swell. Dali-dali ang ka nag-try mag-order ng wax online. Problem, ilang days pa bago darating yung wax. Wala ka ng choice. Bumiyahe ka, taas sa beach. Pagdating doon, again, nanghingi ka na naman ng wax sa friends mo. Iwasan na natin itong problem na to by having more options. This time, gagawa na tayo ng sarili nating wax. Alright! Okay, here's what you need. Beeswax. Madali lang siya makuha sa Facebook Market. Tapos madali pa mapadala. Number 2, coconut oil. Hindi naman kailangan virgin, pero ito lang yung meron kami sa bahay. So, coconut oil. Tapos, number 3, kalan. Meron ka naman siguro nun. 4, lagayan, lutuan nung wax. Ang ginamit ko dito is yung can ng Century Tuna. Tapos, number 5, plastic na lagayan nung wax. Number 6, tong. Yun lang, basic lang. Yan lang mga kailangan natin. So, para makuha natin yung ratio, nag-search lang ako sa online. Marami pang ibang ingredients na sinasabi na pwede. Pero ito, basic lang naman yung gagawin ko eh. So, hindi kinakailangan ng dagta. Okay, basic mixture natin is 1:4. 1, virgin coconut oil. 4, yung beeswax. Yun lang. Warning lang. Kung gagawin nyo ito, gawin nyo sa labas ng bahay kasi flammable. And simple lang gawin. Tunawin mo lang yung beeswax. Una yun. Tapos pangalawa, tsaka mo ilalagay yung virgin coconut oil. I-mix-mix mo para sure ball na maganda yung mixture. Tapos, after mo matunaw, lalagay mo lang sa freezer para matuyo ka agad. Okay, trinay ko na rin yung 1:3 na ratio. Yun nga lang, masyado siyang malambot. Kung mas malamig yung panahon, mas maganda na mas madami yung oil. Ngayon, kung mas mainit naman, mas maganda na mas marami yung beeswax. Ganyan lang yun. Yung basic ng base coat at saka yung overcoat mo, dun lang nagbe-base. Mas marami ba yung mas matigas sa pampalambot at pampasticky? Mas matigas, mas malambot. Sa akin, nag-work yung 1:4. Okay, tatry na natin ngayon yung wax natin. Here we go! Okay, so overall, napakaganda ng wax na ginawa natin. Number 1, hindi ka dumudulas kahit nagpa-paddle in or out ka. Number 2, kahit ang tagal mo nakaupo waiting sa alon, hindi nauubos agad-agad yung wax na nasa may puwet side mo. Number 3, ang tagal niya maubos. As in, isang buong session, hindi ka pa mauubusan ng wax. And then number 4, most importantly, nakatipid ako dito. 600 pesos, 700 pesos na investment ko for the wax. Meron akong 12 bars na tigwa 100 grams. Parang nasa 50 pesos lang yung ginastos ko per 100 grams. So, sulit na sulit. Number 5, napaka dali niyang gawin, bilin, compared to ordering online. So, kung wala ka ng time, ito yung pinaka-best way para magkaroon ka ng wax. Hindi ka na mauubusan ng wax. Hindi ka na manghihingi. Alright, see you next time. Bye!